Hello guys, welcome back to my channel. Kayo po ba ay maraming problema ang pinagdadaanan sa ngayon? Alam niyo po ba na ang bawat tao, mayaman, mahirap, ay dumadanas talaga sa mga pagsubok sa ating buhay? Nasa tao lamang po yan kung paano mo ito pangahawakan ng mga problema mong pinagdadaanan. Alam niyo po ba, hindi niyo naman pwedeng sabihin na hanggang dyan lamang ang inyong pag-asenso or hanggang dyan ka lamang. Dahil walang kahit sino man nakakaalam sa atin kung hanggang saan ang ating mararating. Lagi niyo tatandaan, habang may buhay ay may pag-asa. Bawat isa sa atin ay may karapatang umasenso at maaaring umasenso kung ikaw ay magpupursigido at kung ikaw po ay may positibong pananaw. Lagi niyo po sasabihin na hindi laging ganito ang takbo ng aking pamumuhay. Yun po lagi niyo sasabihin at yan po ay magaganap. Kasi yan po naganap sa akin. Umaga lagi ko po dinadaan sa biro at lagi ko sinasabi bukas mayaman ako. Or kaya ay mayamaya or kaya ayan na ang swerte or malapit na dumating ang swerte. Nararamdaman ko na eto kapangkapa ko na. Yan ang lagi ko sinasabi dati. At yan nga po ay yung aking bossing, yung aking pong takbuhan lagi ay naalala po yan. Sabi niya sa akin naalala ko, lagi mo sinasabi sa akin, lagi mo kong dinadaan sa biro. Yan po pala ay magkakatotoo. Yan pala ay magkakatotoo. Kaya yun nga po ay pinagtatawanan ko lang, sinasabi ko na, sabi na nga ba eh, kaya dapat kung ano yung mga magaganda, kung ano yung mga pangarap mo, lagi mo ibubuka sa bibig. At wag ka magbubuka ng mga negatibo kasi magkakatotoo po yan at madadagdagan pa yung negatibong yan kapag lagi mo sinasabi at yun ang iniisip mo. Kaya kahit hindi naman tunay, sabihin nyo po, kaya pag may nagsabi sa akin na, "Hoy, Donya, yaman-yaman na ah, ganyan-ganyan." "Ay, salamat." Hindi ko kinokontra kasi yun eh, kumbaga blessing na nga yun, sinabihan ka ng ganun eh. Yun nga lagi ka nagsasabi, lalo na ako sa iba nang galing, pagkatapos tatanggihan mo pa, grasya na, salita pa lang itinatanggihan mo na. Kaya kailangan tanggap lang ng tanggap at lagi mo ibubuka yung mga magaganda na gusto mo na maganap sa iyong buhay, yun ang lagi mo sasabihin at yan po ay magaganap. Ito ang aking ituturo sa inyo ay kapag ginawa nyo to ay mapapansin nyo na ang gaan ng daloy ng swerte at unti-unti nyo makakamtan ang mga pangarap ninyo sa inyong buhay. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Kayo po ba'y maraming pangarap sa buhay? Alam niyo po ba, ang sabi ng mga yung walang-wala dati, yung mahirap dati na yumaman, kung ikaw daw po ay mangarap, taasan mo na kasi wala naman po yung bayan. Kaya mas mainam yung mataas po ang ating pangarap. Wala pong masamang mangarap ng mataas dahil wala naman itong bayad. Kung ito ay may bayad, ay huwag na muna tayong mangarap, saka na lang kapag po tayo ay yumaman na. Pero dahil ito ay walang bayad at kailangan ay mas mataas daw po, mas maganda. Kaya mangarap tayo ng mangarap, wala naman po masama. Kaya lamang, ang pangarap na yan, syempre mag-iisip tayo ng pamamaraan kung paano yan matutupad. Hindi po yan yung pangarap lamang tapos hindi ka nagpupursigido. Nangangarap ka na nangangarap, nakaupo ka lang naman. Ay hanggang pangarap na nga lang naman, gawin nating makatotohanan. Mag-drawing tayo tapos kukulayan natin siya para mas maganda. Ibig sabihin nyo, nagkatotoo. Ngayon, sinasabi po nila na kung ikaw daw po kung ano man ang iyong nais. Halimbawa, gusto mong yumaman. Lahat naman tayo gusto mong yumaman. Yung ibabase mo rin sa kanta na gusto mo, yung mga inyong patutugtugin, yung parang nag-i-imagine ka ng ganyan na ikaw po ay mayaman na. Dati-dati, lagi-laging kong pinatutugtog at alam niya na aking mga anak, nagpa-ano pa ako niya ng parang mga 10 ulit, na paulit na ulit na yun ang kanta. Kaya alam na aking anak, yung nga po ng kanta ni Bruno Mars, yung I Wanna Be a Billionaire, ayan, gustong-gusto ko po yan. At saka yung I Believe I Can Fly, yung paulit-ulit ko po yan, kinakanta gabi-gabi. I believe I can touch the sky. And ano ba so doon? Ayun, basta yun. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Ayan, paboritong paborito ko po yan. Yan ang lagi-lagi ko kinakanta, paulit-ulit.
Pero dahil nga dati may kumukontra, sabi, wow, Hanep, ang paboritong kanta. Ay, hinahayaan ko lamang. Basta yun ang aking paborito. Yung po ay 10 beses na paulit-ulit. Nagpa-record ako ng ganun. At 10 beses din ng kay Bruno Mars. Yan, ang paulit-ulit. Yun ang dalawang katang yun, ang aking napaka-paborito sa Paul. At yun nga po, alam na aking mga anak. Kapag yun pinatugtog ko na, sabihin, ayan na naman, patugtog na naman ng paboritong kanta. Yan ang lagi-lagi kong kinakanta. At yun nga po, syempre, wala pong masamang mangarap. Kaya kung ako po sa inyo, mangarap lang tayo ng mangarap at manood po kayo yung mga palabas po na mga umasenso, yung ganun, para magkaroon tayo ng inspirasyon. Ngayon, kung kayo po yung mangarap, syempre, hindi lang basta pangarap po yan. Kailangan, hindi lang basta drawing. Kailangan kukulayan po natin yan para mas maging makatotohanan. Paano po natin kukulayan yan? Ngayon, gumawa po tayo ng mga pampaswerte para po tayo ay magkaroon ng gabay at magkaroon po tayo ng kalakasan ng kalooban na tayo ay marami mga pampaswerte at alam natin sa ating kalooban na tayo ay suswertein sa pamamagitan po nitong mga ganitong mga pampaswerte. Basta kailangan think positive at alam mo sa iyong kalooban na ikaw ay suswertein sa pamamagitan ng mga ganitong pampaswerte. Ano po ang mga dapat natin gawin? Kailangan kayo ay mawala lamang ang mga poot sa inyong kalooban, kayo'y marunong magpatawad at walang mabigat sa inyong kalooban na dalahin, at kailangan ay kayo ay magkaroon ng positibong pananaw sa buhay. Pero sinisigurado ko, kung once na kayo ay walang poot sa inyong kalooban, ay may kaugnayan na po yan sa ating pong isipan, yung tayo ay magiging positive thinking kapag wala kayong poot sa inyong kalooban. Ngayon, ano po ang mga dapat natin gawin? Kailangan lamang po natin ng cinnamon stick. Kailangan din po natin ng cord na pula. Kailangan natin ng 1,000 peso bill. Ayan, nasaan na po ba yun? Ayan. Ito po. At pagkatapos po niyan, ay magwi-wish po tayo dito sa isang papel. Isusulat po natin ang tunay natin pangalan at ipilido. Tapos, kahilingan na walang gamit na sana. Mainam din po ang mayroon po tayong larawan. Mainam rin po na meron po tayong larawan natin na para kapitan tayo ng swerte, para hindi na lamang lagi pangarap na lamang. Mainam ay meron tayong larawan para mabilis na makulayan. Ibig sabihin, para mabilis magkatotoo. O ngayon, susulat po natin ang date ngayon. Pagkatapos, isusulat po natin ang ating tunay na pangalan at ipilido. Susulat po natin na magkaroon po tayo ng maraming pera, magkaroon ng magandang bahay, at magkaroon ng magarang sasakyan, at lahat ng mga pangarap ay matupad. Ilayo sa lahat ng kapahamakan at ilayo sa lahat ng uri ng karamdaman, at maging masaya ang buong pamilya. At pagkatapos, kayong mga bossing ko na love na love ko, ang panalangin ko po sa inyo na mga magaganda, kung ikaw ay nag-isip ng pagkakakitaan, makaisip ka ng kung saan ka magtatagumpay, kung saan ka magkakaroon ng maraming pera, at ito ay maging kumbaga negosyo mo na ng panghabang buhay, na dito mo matataguyod ang iyong mga anak at ikaw ay yayaman, at yun nga po, makakabit mo lahat ng mga pangarap mo. Kung ikaw naman po ay may negosyo ngayon, dyan ka na yumaman. Habang buhay mo ng negosyo yan, hanggang sa ikaw ay yumaman ang yumaman at lahat ng mga pangarap mo ay matupad maging sa inyong buong pamilya. Kayo po mga bossing ko, kung ano man ang mga pinagdadaanan yung problema, matapos na po yan, kayo po ay yumaman at magtagumpay ngayong 2020 or panghabang buhay na. Ayan, at pagkatapos po niyan, pangalan po ninyo at ipilido at lagda na may pacheck, may kaugnayan po yan, pataas na pirma po natin yung pinakadulo, may kaugnayan po yan. Ibig sabihin, pataas ang buhay, tagumpay. Pagpababa, palubog. Nako, huwag po tayo doon. Ngayon, ganito po inyong gagawin. Kumuha po kayo ng asin para walang kumontra. Kung ano't ano man ang mga panalangin na masama, na halimbawa may inggit na tao na hindi natin alam ang kanyang kaisipan, ay tumalab sa kanya, tumalbog. Marami tayong mga pangontra. Ayan, at pagkatapos, ito po lalagay natin at ito pong ating 1,000 bill. Ganyan po ang pinakapostura niya, ha. Ayan to. Tapos, kung may larawan kayo, yung larawan nyo ang nasa gitna. Pagkatapos, 1,000 bill dito. Kung wala pong 1,000, halimbawa, syempre, wala na tayong pera. Kung wala na kayong pera, gawin po ninyo 20 or kaya 50. Pero pwede na yun, 20 pesos, pwede na po yun. Ayan. Pagkatapos, tatalian nyo po siya. At ito ay ilalagay mo sa ilalim ng inyong unan. Ayan. At tapos, gabi-gabi, tatapik-tapikin nyo to or kakausapin. Sabihin nyo po dito na ako ay pagkalooban mo ng maraming pera. Ayan.
Tulungan mo ako na magtagumpay at lahat ng mga pangarap ko ay matupad. Ayan, pagkatapos, ito po yung itsura niyan. Ito po, ilalagay nyo lamang sa ilalim ng inyong unan. Think positive. At kayo po ay kakapitan ng swerte. Kung kayo po ngayon ay hikaw sa buhay. At kayo po ay napakaraming problema pinagdadaanan sa ngayon. Ay kapag ginawa nyo po ito, minumungkahi ko po kayo na gawin nyo po ito. Pero hindi ko po kayo pinipilit. Pag po, pakiramdam po ninyo na parang kinakabahan kayo na parang masaya na hindi nyo mapaliwanag, gawin nyo na po ito kasi hudyat na yan na kayo sa swerte. Pero kung kayo po ay may alinlangan at kayo po ay parang ayaw nyo gawin, ba, huwag nyo pong gagawin. Magsasayang lamang po kayo. Mag-e-effort lang kayo sa ganito. Tapos hindi rin naman tatalab, ay sayang laang. At baka kayo magalit pa sa akin. Kapag po kayo ay katagal-tagal na nag-iintay, kumbaga hindi kayo naniwala, pero nung nag-intay naman kayo ay labis-labis. Kaya mali-mali po yun. Kaya kailangan maniwala muna ng labis. Pagkatapos gumawa kayo ng ganito, tapos mag-isip po tayo kung paano tayo kikita. Ito po ay dadaling kayo nito kung saan po aasenso kayo ang inyong buhay, kung saan mapapaigi ang inyong buhay. Lagi niyo po tatandaan, mayaman, mahirap, nakakaranas ng pagsubok. Kung may dumating sa inyong pagsubok, huwag niyo sisisihin ang mga pampaswerte dahil iyan naman ay minor lamang ang darating sa inyo at kayang-kaya niyo yan. Lagi lamang na ninyong tatandaan na marami tayong sandigan, marami tayong mga pampaswerte at hindi tayo nakakalimot tumawag sa mahal na Panginoon kung kaya tayo ay merong gabay at hindi tayo pababayaan. Yung mga dumarating sa ating pagsubok, yaang-yaka, mamaniin lang natin yan. Wala yan, kaya natin solusyonan yan. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing, good luck po sa ating lahat. Think positive. Nako, ewan ko na lamang kung hindi kapitan pa kayo ng swerte. Salamat po.